Merong isang lugar sa Pilipinas na talagang kinakatakutang daanan, mga tol, no? Horror stories to, mga tol, no? Mula kay Jason Explanation. Mga kapatid, ito bagong channel. Tropa natin, mga tol, no? Huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa ibaba. At ilalagay ko po ang link sa may description box, no? So dito sa ating bansa, napakaraming mga kwento, napakaraming mga history ang nagpasalin-salin na, no? Ng ilang henerasyon. Pero merong isang daan o merong isang lugar dito sa Pilipinas ang hanggang ngayon, no, magpahanggang ngayon daw ay kinatatakutang daanan. Siguro sa modernong panahon natin, yung iba parang wala, hindi totoo yan. Pero sa ilan, siguro ay nananaig pa rin yung mga naipong kwento ng ating mga lolo't lola, nanay, tatay na naka-experience doon siguro. So etong panonoodin natin, mga kapatid, no, mula kay Jason Explanation, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanya. Huwag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Sino ang babae sa Balete Drive? Yun, no? Siya ba ay isang biktima ng karahasan na naging mapaghiganting multo? Actually, ako ilang beses na ako nakadaan dito. Nakamotor lang, ha? Nakamotor lang ako. Iba't ibang mga oras na, mga tol. Kasi dati, nung nag-o-office ako rito sa may ano, sa may bandang Kamuning, doon pa medyo diretso, dito na ako dumadaan sa may Tomas Morato, eh. Tapos minsan dito ako napapadaan, no? So tuloy natin. Isa ba siyang babaeng na aksidente at humihingi ng tulong hanggang sa kabilang buhay? O siya ba si Margarita Carbonella, ang misteryosong babaeng nangaagaw ng lalaki sa hiwaga ng Balete Drive? Ito na itsura ng Balete Drive ngayon. Actually, napakarami ng malalaking bahay na nakatayo dyan. Diba? Imagine mo yung mga bahay. Hindi lang sila basta dumadaan dyan. Dyan sila mismo umuuwi, yung mga nakatira dyan. Diba? So, marami na rin pwedeng nakalimot na, no? Sa istoryang yan, hindi natin alam, mga tol, siguro talagang istorya lang yun dati, hindi natin alam kung totoo. Pero marami pa rin mga kwento nang nagsasabing nakakita nga sila dyan sa lugar na yan. Pero parang lumipas na, no? Kayo, kung nakadaan na kayo dyan, kwento nga naman kayo, comment kayo sa baba. Ako ilang beses na ako nakadaan dyan, mga tol. Na isang pelikula noong 1988. O kaya naman ay isa siyang dalagang inabuso at napatay, kaya't naghahanap ng hustisya. Ayon naman sa hiwaga sa Balete Drive na pinalabas naman noong 1954. Iba-iba man ang kwento tungkol sa pinagmula ng misteryosong babae. May pagkakapareho naman ang mga sabi-sabi kung paano ito makikita. Bago tayo magpatuloy, kung nais mo ng mga ganitong content ay inaanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Ayon sa mga kwento-kwento, kapag dumaan ka sa Balete Drive, paglampas ng hating gabi, ay maaari kang makakita ng magandang babaeng nakaputi. Paparahin ka raw nito para humingi ng tulong. Buti na naman, di ko na-experience yan. Nakamotor lang ako nun. Ang motor ko, Wave 100. Napadaan ako dyan. Siguro mga nasa alas dos na siguro ng madaling araw yun. Kapag tumigil ka at siya ay pinasakay, bigla raw siyang mawawala pagkatapos ng ilang minuto. Mm-hmm. Kung hindi ka naman daw tumigil ay bigla kang makakakita ng babaeng nakasakay sa iyong sasakyan. Mm-hmm. Hindi ka rin daw makakalabas ng kalsada. Pabalik-balik at paikot-ikot ka lamang sa Balete Drive hanggang sa baligtarin mo ang iyong damit habang nagdarasal. So yan yung mga kwento, no? Ang Balete Drive ay isang kalsada sa may New Manila, Quezon City. Sa gabi may mga parteng madilim sa kahabaan nito dahil maraming puno sa tabi ng kalsada. Ilan sa mga punong ito ay ang balete. Okay, na ayon sa matatanda ay mahilig pamahayan ng mga kakaibang nilalang tulad ng mga duwende. Nakakadagdag pa sa katatakutan ay ang mga naglalakihang bahay sa kalsadang ito. Maraming nagsasabi na ilan sa mga mansyong ito ay haunted o pinagmumultuhan. Nagsimula umano ang mga kwento tungkol sa babae sa Balete Drive noong 1953 noong may isang reporter na inilathala ito sa dyaryo. Dahil doon, marami pang mga taga-media na nagbigay ng atensyon sa isyong ito at lalong kumalat ang mga kwento tungkol sa kanya. Kaya noong 1950s pa lamang ay marami ng takot dumaan sa Balete Drive. May iba nga naglalakad lang dyan, dumadaan eh. Paggabi. Ewan ko lang paggabi, no? Kahit ang mga kalapit na kalsada ay iniiwasan na rin dahil may mga sabi-sabing minsan ay nandirito rin ang White Lady. Paparahin ka raw nito para naman magpahatid sa Balete Drive.
Nakatira raw kasi umano ang babae sa isa sa mga mansyon roon. Ayon sa isang kwento, isa raw siyang tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Ooh. Nainggit umano ang kanyang mga kamag-anak sa kanya, kaya't siya ay pinahirapan at pinatay. Humihingi umano siya ng tulong kaya't nagpapahatid sa mansyon. Meron ding isang kwento na ang multo ay isang babaeng na aksidente habang nagmamaneho. Umapara umano ito ng ibang mga driver upang humingi ng tulong. Ang babae sa Balete Drive umano ay isang estudyante ng UP Diliman na sumakay ng taxi pa uwi. Pagdaan raw ng Balete Drive ay tumigil ang taxi driver para pagsamantalahan ang estudyante matapos gawin ng driver. Ang balak nito sa estudyante ay itinapon ito sa likod ng puno ng balete. Sa bersyon ng kwentong ito, ang babae sa Balete Drive ay pumapara ng mga taxi driver para maghiganti. Meron ding nagsabi na ang babae ay biktima ng karahasan ng mga hapon noong pangalawang digmaang pandaigdig. Nilibing daw ang kanyang katawan sa parehong lugar kung saan tumubo ang mga balete. Actually, meron pa ako isang kwentong narinig ko. No? Pagdaan nila dyan, galing sila sa Burol eh. Pagdaan nila dyan, malayo pa lang nakikita daw nila nakalutang. No? So nilagpasan lang nila. Pagtingin nila sa likuran ng sasakyan nila, sumusunod. Anong yun, nakakatakot yun. Sa iba namang kwento, nasagasaan lamang ang babae at tinakbuhan ng nakasagasa rito. Kaya raw siya ay pumapara ng mga sasakyan ay para hanapin ang pumatay sa kanya. Iba-iba kwento, no? At sa iba pang kwento, ang babae raw ay kusang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagsabit sa sarili sa balete. Matapos umanong hindi dumating sa altar ang pakakasalan niya na sanang lalaki. Pero kung ano't ano man ang kwento niyan, mga tol, naniniwala naman tayo na kung meron ngang nasawi diyang babae ay hindi na yung kaluluwa niya yung gumagawa ng mga ano diyan, kundi yung mga masasamang elemento, masasamang espiritu na nandiyan diyan. Kasi alam naman natin eh, 'di ba? Bad spirits are real, 'di ba? They exist. Pero yung mga kaluluwa, mga ligaw, 'di ba? Ay wala, hindi sila 'yon. Ginagamit lang yung imahe nila para makapanakot, para pwede mag-cause ng aksidente, di ba? Kasi gusto talaga nila kasamaan eh. Pero hindi raw mabait sa lahat ang babae sa Balete Drive dahil may ilang motorista na nagsasabing may intention raw itong manakit. Oh. Pero hindi naman malinaw kung sa paanong paraan. Ilang beses nang ipinakita ang kwento ng babae sa Balete Drive sa mga palabas sa telebisyon kapag Nobyembre. Laging-laging tinatanghal ito sa mga magazine programs para sa kanilang Halloween special. Ipinakita sa isang lumang episode ng Verium East ng ABS-CBN ang panayam sa isa sa mga nakakita sa Balete Drive. Ayon sa residente, Lourdes umano ang pangalan ng multo at namatay ito dahil sa isang sakim na kamag-anak. Ngunit ayon naman sa iba pang mga residente, sa itong kolehiyala noong 1950s, nagaling sa isang prominenteng pamilya na may mansyon sa Balete Drive. Mahilig umano itong lumabas sa hating gabi upang magparty. Kahit hindi pinapayagan ng ina, isang gabi ay naaksidente umano ito at namatay sa ospital. Hindi raw matahimik ang kaluluwa ng babae dahil sa maagang pagkamatay. Sinangayunan ng isang residente ang kwentong ito sa isang report sa unang hirit ng GMA7 noong 2014. Paglagay ko, ang nagbibigay ng mas nakakatakutan o nakakaramdam sa mga taong dumadaan dyan kapag masyado nilang iniisip, no, yung bagay na yon, yung mga kwentong narinig nila. Kasi nagmaan yan eh, abang iniisip mo siya, nagiging totoo siya sa realidad mo eh. Kung ano-ano yung nai-imagine mo, minsan nagkakahalus. Parang ano, alam nyo mga kapatid, yung sa Ozone Disco, diba? Yung nasunog dati, iba na yung establishment na nakatayo ngayon doon. Pero dahil alam mong dating Ozone Disco yon at alam mong napakarami ang nasawi doon, kapag nandudong ka, parang ang dami mong naririnig na nagsisigawan, ang dami mong naririnig na umiiyak, mga tol. Hindi mo alam kung nasa isip mo lang ba yon, hindi mo alam kung talagang meron ba, pero talagang dahil alam mong andirito ako sa Ozone Disco dati. Mga iba na establishment noon, nung huling pumunta ako doon, hilang napadaan ako doon, parang ano yun eh, Guda. Yung kay Boy Abunda ata yung kainan na yun, mga tol. Pero ano eh,
ewan ko kung merong nang nakapunta sa inyo doon, pero ganun yung mararamdaman nyo. Siguro dahil nga sa alam nyo kung ano yung history ng lugar. So dito rin siguro sa Balete Drive, no, dahil nga ang daming kwento dyan, iba-ibang version, iba-ibang kwento ng babae. Diba? Every time na dumadaan ka doon, talagang tatayuan ka ng balahibo eh, kasi parang ang dami mong nararamdaman eh. Minsan ano yan eh, dala ng takot sa sarili mo, nagke-create ka ng sarili mong multo, parang ganun. Itampok na rin ang babae sa Balete Drive sa ilang mga pelikula. Dalawa sa mga ito ay may parehong titulo na pinamagatang hiwaga sa Balete Drive. Mm-hmm. Ang unang versyon ay pinalabas noong 1954. Ito ay ginawa ng Palanca Bros Productions at idinirehe ni Tor Villano, isa sa mga kilalang direktor noon. Ginampanan ni Rosita Noble ang babae na sa pelikula ay pinagsamantalahan at itinapon sa kalsada. Mm-hmm. Kaya't siya ay nasagasaan ng bus. Agad siyang naging multo at naghiganti sa mga lalaki sa ano pelikula. Dumadambas dun eh. Mas mapangahas ang kwento ng pangalawang bersyon na ipinalabas noong 1988. Ito ay ginawa ng Seiko Films at idinirehe ni na Peke Galiaga at Lore Reyes. Tampok sa pelikulang ito sila Sasha Padilla bilang Margarita Carbonell, ang babae sa Balete Drive sa pelikula. Kasama rin sa pelikula si Justoni Alarcon bilang Dennis at Rita Avila bilang Sandy. Isang gabi na aksidente ang magkasintahang sina Dennis at Sandy sa Balete Drive. Agad silang humingi ng tulong sa isang mansyon kung saan nahihinarap sila ni Margarita na isang kasapi ng kadiliman. Agad na kinulong si Margarita at Sandy sa isang kwarto habang inakit nito si Dennis para magpakasal sa kanya. Sa huli, nanaigang kapangyarihan ang pag-iibigan ni na Dennis at Sandy at nagapi ang kasamaan ni Margarita. Nanganak ng nanganak ang kwento tungkol sa babae sa Balete Drive, kaya kahihirap nang malaman kung alin ang totoo. Mm-hmm. Halos 7 dekada na rin itong pinag-uusapan at hindi mamatay-matay. Mm-hmm. Nagpapakita pa rin ba siya? Kung oo, tuwing kailan? At paano kaya siya mananahimik? At kung totoo mang siya ay pinatay, nahanap ba ang salarin? Nasolve ba ang kaso? Kung hindi, ito ang tunay na trahedya. Hanggang dito na lang muna. Lagay ko ginawa na lang din katatakutan yan para maprotektahan pa yung ibang mga bahay dun. Na syempre, para iwas sa mga akyat bahay, ayaw nilang pumunta dyan, may multo dyan. Diba? Pwedeng dahilan na rin yan, mga tol. Pero ikaw, bilang isang Pilipino, kung nakadaan ka na dyan, ang iyong experience, comment mo na yan sa baba. No? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.